Mas mahirap tanggalin ang breast milk residue, lalo na pag yung napanis na, grabe, maasim talaga yan. Eto, habang naglilinis kayo, mas lalo pang nagkakaroon ng bula. Wala na siyang scent after banlawan, and talagang squeaky clean, ayan. Kahit na isang planggana yung hinuhugasan naming vegetables, kaya niya. Hi mga ninays! Welcome back to my channel. Again, this is Mommy Nins, and for today's video, I'm gonna share with you another baby products review featuring baby bottle cleansers. So, isa ito sa mga highly requested videos ninyo. And if you are a first-time mom or if you are pregnant right now and hindi ka makapili ng baby bottle cleanser para sa baby mo kasi sobrang daming brands talaga sa market ngayon, then this video is for you. And if you want to know more, keep on watching! Welcome back to my channel! Again, this is Mommy Nins. Ayan mga mommy, so before I begin this video, I want you to know that this channel is about pregnancy and motherhood tips. I also do baby product reviews and hauls just like this video. So please click the subscribe button and the bell beside it so that you will be notified every time I have a new upload. Ayan mga mommies, mga ninas, welcome back to my channel and I'm back with another baby product review na talaga ni-request nyo after ko gawin yung aking pants diaper review and nakagagawa ko lang din pala ng mga baby wipes review. So kung gusto nyo panoorin yung mga videos na yan, ilalagay ko na lang yung link sa description box. So for today, ang gagawin natin ay ang product review ng baby bottle wash, baby bottle cleansers, ang mga panghugas ng bote and feeding essentials ni baby. And we will be featuring 4 brands for today. And again, ibibase natin yan sa kanilang product packaging, sa kanilang price, and sa performance. Yes, mga mommies, meron tayong demo mamaya kung gaano ba kabula itong mga cleanser na to. Nakakaalis ba talaga siya ng mga food stains and gaano siya kadaling banlawan. So, what are we waiting for? Let's begin! Okay, so the first brand ni-request nyo dahil na-feature ko sa aking diaper pants review ang kanilang Air Pro or Slim Fit diapers. And I'm talking about the Unilove Feeding Bottle Cleanser. Ayan, maraming nag-request sa inyo nito. And I think it only comes in a pouch, so wala siyang pump bottle. Yung ganitong pouch ay nasa 500 ml. And the price is 119 pesos regular price. So i-check nyo yan online kasi madalas naman naka-sale. Meron ding packs of 2 for only 238 pesos. Kinumpute ko kasi siya para malaman natin kung ano yung pinaka-affordable sa mga brands na i-feature natin today. For Unilove, this is 0.24 cents per ml. And ito yung kanyang description. Ayan. So, ang sabi, it's made of natural ingredients, no colorants, 100% safe, soft and gentle, hypoallergenic, and paraben-free. So, mamaya pa tayo makakapag-demo, pero pwede ko namang sabihin sa inyo aking first impression. So, buksan natin. Ayan. So, ganyan lang siya bubuksan. Okay lang na naka-pouch kasi resealable naman yung kanyang bottle cap. Meron siyang very mild scent. Ang unang naalala ko is para siyang mild na baby soap, yung panligo ni baby. Ayan, pero i-check natin to mamaya. Okay, so the next brand that we will feature today is perhaps one of the first in the Philippine market when it comes to baby bottle cleaners. Hindi pa ako buntis, nakikita ko na to sa mga mommy friends ko. And I'm talking about the Cradle Natural Bottle and Nipple Cleanser. Ayan. So, sa mga mommies na nauna na talaga a few years back, alam ko familiar kayo dito sa Cradle. And yung ganitong resealable pouch, meron siyang 500 ml na may free na 200 ml. So, this is 700 ml. And the price is 239 pesos. Pero meron din sila nitong pump bottle. So, pwede kayong bumili nitong set. 700 ml na refill and 700 ml na pump bottle for only 537 pesos. Ayan. So, i-compute natin, lalabas siya ng 0.34 cents per ml. Ayan. So, ang Cradle, sinasabi niya talaga na it's made of 100% natural-based ingredient. It is also FDA-approved and non-toxic and also safe for washing fruits and vegetables. Ayan. So, silipin natin. Ganyan, bubuksan niya lang din siya. And yung scent niya for me is manamis na miss, more of on the fruity side. Ayan. So, tignan natin yung performance mamaya ng
cradle. So the next brand naman is the number one choice of moms pag titignan nyo yan sa online store. And I'm talking about this one. The Smart Steps Baby Bottle and Dishwashing Liquid. Ayan, so meron din ito ng refill pack, pero meron lang ako nitong de-pump. So yung ganito na pump bottle is 400 ml for only 109 pesos. Pero mga mommies, masulit na bilhin nyo yung bundle, yung isang de-pump and dalawang refill pack for only 237 pesos. Madalas may sale pa yan. So, sakto kasi, halimbawa naubos nyo nitong nasa bottle, i-refill nyo na lang siya dito. So, Smart Steps is also made of natural-based ingredients and it's also safe for washing fruits and vegetables. This is also a more affordable option for only 0.27 cents per ml. Ayan. So, bubuksan ko na lang yun dito. And amuyin natin, ha? Ayan. So, ito naman, medyo manamis-namis din yung kanyang scent. Ayan. Parang ang naalala ko nga sa kanya, parang yung candy na bubble gum. Parang ganun yung scent niya for me. And yung refill pack pala nito, wala na kasi akong stock nun, is hindi siya resealable. So, kapag kinot nyo siya, kailangan nyo na talaga siyang i-transfer dito sa kanyang pump bottle. Okay, and the last brand that we will be featuring today is the number one baby brand in Japan. And I'm talking about Pigeon. This is the Pigeon Baby Bottle and Accessories Cleaner. Alam nyo, na-discover ko tong Pigeon kasi madalas sa mga baby fair ganyan, may pinamimigay silang sample bottles, yung ganyan kaliliit. And ito yung ginagamit namin panghugas ng fruits and vegetables. So yung ganitong 500 ml bottle is 229.75 cents. Pero meron silang refill pack na 400 ml for only 199.75 cents. So kung i-compute natin, that's around 0.45 cents per ml. So I think yung Pigeon mas higher yung kanyang price range. And I'm excited to share kung talagang sulit ba, kaya mas mahal. So honestly, hindi ko pa na natatry sa food essentials ni Baby. Talagang fruits and vegetables pa lang nahuhugasan ko dito and talagang highly effective siya. So ang sabi nga dito is kanyang food grade ingredient, easy rinsing, ayan, antibacterial, paraben-free, and dermatologically tested. So, ang maganda nga dito, napansin ko, hindi na dry yung hands ko kahit na hinihugasan ko nga yung mga gulay and mga fruits. So, yung amoy niya, very mild eh. Actually, nangingibaba, parang siyang apple scent. I think, ayan, may apple flavor pala kasi siya nakasama. Pero very mild lang. So, yung mga cleansers pala na feature natin today, hindi siya fragrance-free. But, ang importante kasi mga mommies is, once na banlawan na natin yung mga bote, mga feeding essentials ni baby, ay wala nang natitirang scent. So, yan yung susubukan natin mamaya. Ayan, so ito na yung mga 4 brands na i-feature natin today. And alam ko, marami pang brands sa market. Meron na rin akong naunang na-review para sa mga popular brands. Pero ito kasi yung meron akong stock ngayon. Pero kung meron kayong request ha, please comment below. And for now, punta muna tayo sa ating sink area para sa ating performance test or sa ating demo. Ayan mga mommy, so nandito na tayo sa ating sink area kung saan hinuhugasan nga yung mga bote, mga feeding essentials ni baby. And for today, ganito yung ating huhugasan yung kanyang mga food storage. So ipapakita ko sa inyo na meron pa siyang tirang oatmeal and milk. So I understand kasi as a breastfeeding mom, sa mga pumping moms natin, na mas mahirap tanggalin ang breast milk residue. Lalo na pag yung napanis na, grabe, maasim talaga yan. And kapag yung breast milk is mataba or puno siya ng fats, nagkakaroon siya ng parang sebo. So for today kasi food and milk yung meron tayo. And gagawa na lang ako ng separate video on how to properly wash and sterilize yung mga feeding essentials and bottles ni baby. So abangan niyo. So ang importante, meron tayo sink, meron tayong basin and baby bottle cleaner. So, lahat ng bottle cleansers na meron tayo, dinidilute yan sa water. Okay, so first, let's try the Unilove feeding bottle cleanser. Ayan. Papakita ko sa inyo how it looks like. So, ganyan yung kanyang consistency. Ayan. So, kikita nyo ba? Clear lang siya na medyo malapot. So, hindi naman siya watery. So as you can see, hindi naman siya sobrang bula. And naging very mild yung kanyang scent. So ito, babad natin siya dito. Ayan. Ayan. So mabilis niya naman natanggal.
yung ating food and milk. Ayan. And i-try natin i-rinse. So, napansin ko, wala namang naiwan na anything na madulas sa loob. And napansin ko, wala namang naiwang scent nung binanlawan na natin. So, that's good. Okay, so next naman, we are going to try the Cradle Baby Bottle and Nipple Cleanser. So, ganito naman yung itsura niya. One pump. Ayan. So, ito, medyo watery yung kanyang consistency. Transparent din. And meron siyang mild fruity scent. So, dilute na natin sa water. Pero as you can see, mas mabula siya. Yung ganung pump. Kahit madaming water na nilagay ko, so mabula talaga siya. And gamit tayo ulit ng storage cup. So, lagyan natin ng water with cleanser. Ito, habang naglilinis kayo, mas lalo pang nagkakaroon ng bula. So, minsan kasi inisip ng ibang moms, baka mahirap banlawan. So, i-check natin. So, wala nang naiwang fragrance nung nabanlawan na natin, which is good. And talagang wala namang dulas. Quickie clean talaga using this Cradle Baby Bottle and Nipple Cleanser. So, next naman yung ating Smart Steps Baby Bottle and Dishwashing Liquid. Okay, so ganito naman yung itsura niya. Ayan. So, mas liquidy talaga siya. As in, parang watery na yung kanyang consistency. Ayan, oh. Ayan. So, ito medyo watery talaga. So, kuha lang tayo and then dilute natin siya dito. So, as you can see, hindi siya ganun kabula, ha, compared dun sa dalawang nauna. But, let's try it sa ating storage cup. Ayan. Ito, habang ginagamit mo siya, nawawala na yung kanyang suds or yung kanyang bula. So, ang kagandahan din naman dito is mas madali siyang banlawan. Ayan, pero kasi may mga oatmeal na nakadikit dito sa ating bottle. So, kailangan lang talaga na babalikan nyo siya sa brush. Ayan. Ayan, so since watery nga yung kanyang consistency and hindi siya mabula, mabilis talaga siyang banlawan. And walang scent na natitira. Okay, and lastly, we have this, the Pigeon Baby Bottle and Accessories Cleaner. Na usually talagang ginagamit namin panghugas ng fruits and vegetables. So, ganito yung itsura niya. Ayan. So, ito talaga, akala mo sa una, water lang siya. Ayan, no? And may scent talaga siya, parang apple. Ayan, so ihalo na natin siya dito. And pansin ko na kahit watery yung consistency ng mismong cleanser, ganun siya, hindi siya talaga mabula. Ayan. So I think kasi nakalagay din naman talaga sa kanya na easy rinsing siya. And like I said, parang amoy apple siya. So ito yung ating bottle with food. Ayan, no, kung titignan nyo nga, parang tubig lang talaga siya, oh. Pero may scent siya, ha? First time ko kasi gamitin to sa ano ni Blake, eh, sa kanyang bottle or sa storage. Eh. More on talaga sa fruits and veggies lang. Pero pag hinawakan mo kasi siya, may mafe-feel ka na dulas. Yung alam mong may soap. Ayan. And the more na ginamita mo siya ng brush, dun siya nag-create ng suds. Ayan. So, banlawan natin. So, madali din siyang banlawan. And wala ding natitirang amoy. So, isa pa nga, para sure.
Ay, mga mommies, tignan nyo, nung dinagdagan ko siya ng water, lalo siyang bumula. Yun nga yung napansin ko, kasi kahit na isang planggana yung hinuhugasan naming vegetables, kaya niya. Ayan, and that's it for today's video. I hope na-enjoy nyo itong video na ito. Ayan, pakita ko sa inyo ulit. Nakapili ba kayo ng baby bottle cleansers na para sa inyo? So, gaya nga ng sinabi ko, ayokong magbigay ng favorite ko or i-rank ko sila. Kasi based sa ating demo, based sa packaging, sa price, alam ko may kanya-kanya tayong preference, may kanya-kanya tayong budget. So, let me know na lang in the comment section kung ano yung ginagamit nyo sa baby nyo or kung meron din kayong marirecommend na brand or baby product na gusto nyo din na itry natin. Alam ko, sobrang daming brands talaga sa market. And meron naman ako mga nauna na Mommy Nins approved review. So, panoorin nyo na lang yan sa aking playlist. Pero this year kasi, plano ko nga mag-update ng mga videos. Kasi nga, aside sa madaming lumabas na bagong brands sa market, yung mga dating brands, naglabas din sila ng mga bagong products. So, gusto kong matry yan. So, I hope tong videos ko na ganito is makakatulong sa inyo mag-decide which is best for you and for your baby. So, before I end this video, please follow me on my social media accounts at Mommy Nins po. And again, if you like this video, don't forget to click thumbs up. Please subscribe to my channel and click the bell to get notified of my future uploads. Again, this is Mommy Nins. Thanks for watching. Bye!